Maganda rito, ano? Ayun, ang dami na ano. Car camping. Ayun. Tapos, dun sa may kabila, may nakita akong nag-pitch ng tent. Banda dun, sa may kabila. Ganda, ano? Tapos, ang linaw ng tubig ng Calabasas River. Talagang pag nandito ka at ikaw ang nakakita niyan, yung bundok na yan, grabe, talagang mamamanga ka, oh. Wow. Ah, yung siguro yung ginagawang daan, grabe. Tapos ang daan na yun, oh. Ayun, guys, itong dinadaanan natin, ito rin yung way na papunta ng General Nakar. Daming sasakyan dito. Ano kayo meron? Bakit ang haba ng pila ng sasakyan? Traffic advisory, road closure, Sapio Road, Barangay Butas na Bato, due to road concreting, starting March 14, 2024. Good morning! Time check po natin. Alas 8 na po ng umaga at nandito na po tayo sa may Barangay Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Halos 5 oras na po tayo bumibiyahe galing po sa bayan namin. Alas 3 po ng ating gabi, nagsimula na po tayo bumiyahe. At ngayon nga po ay 8 a.m. na po ng umaga at nandito na po tayo sa Barangay Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. At dito nga po natin sisimulan ang ating motorcycle adventure kung saan pupuntahan po natin at sisilipin natin yung ginagawang daan sa Barangay Imona, Dingalan Aurora, na kung saan yung daan na yon ay kukonekta sa bayan ng DRT sa probinsya po ng Bulacan. Sisilipin nga po natin yung ginagawang daan doon sa may Barangay Imona, Dingalan Aurora, na kung saan tatabos ito ng DRT sa probinsya ng Bulacan, na kung saan ito ay dadaan sa bulubunduki ng Sierra Madre. Yung project nga na ito ay tinatawag na Dingalan to DRT Road na may habang 70 kilometers. Sisilipin nga po natin kung makababa na po yung nagagawang daan doon sa Barangay Imona. Doon sa may latest upload natin sa may YouTube natin, binag ko na rin yung daan naman sa may DRT na tatabos naman ng Dingalan Aurora. Pero ngayon naman, dito naman natin sisilipin sa Barangay Imona, Dingalan Aurora, yung ginagawang daan na tatabos naman ng DRT sa probinsya ng Bulacan. Dito pa lang po sa peso natin, panalo na po yung mga matatanaw mong mga view. Napaganda po ng mga kabundukan dito sa Gabaldon. Grabe, ang lalaki, oh. Tapos, rolling hills. Ang ganda, yun, oh. Tapos ito, yung nasa harapan natin ngayon. Ang lalaki, oh. Ang ganda niyan. Kaya, yan guys, tara. Simulan na natin itong ating motorcycle adventure. Pasok muna tayo dito sa may Calabasas River. Dito. Kanan tayo dyan. Pasok tayo. Tingnan natin kung gaano kaganda yung kanilang Calabasas River.
Pwede ka rito ano eh, mag-moto camping, car camping. Basta pwede ka mag-pitch ng tent yan, tapos meron din sila ang mga kubo-kubo. Ayun, may mga naka-kotse. Parang pauwi na sila eh. Ayun, dami kubo ko. Ayun na, Gabaldo. Ganda rito, ano? Ayun, ang dami na ano. Car camping. Ayun. Tapos, dun sa may kabila, may nakita akong nag-pitch ng tent. Banda dun, sa may kabila. Ganda, ano? Tapos, ang linaw ng tubig ng Calabasa River. Tapos, ito yung mga malalaking bundok, oh. Ganda. Wala kang kapuno-puno, pero ang ganda ng disenyo. Ganda ng hugis ng bundok nila dito. Ayun, kayang-kaya ng motor. Hindi dumudulas yung motor ko. Yung pinakagulong. Daming tao. Ganda ng river nila dito. Linaw. Grabe, napakaganda. Ayun. Binigaligo. Wow. Tapos may tindahan din pala dito. Tama ba? Ay, hindi. Kala ko tindahan. Ganda na mga kubo dito rito. Magkano kaya ang isang kubo? Ayun. Dino ng tubig ko. Tapos, napakaganda ng view na matatanaw mo rito. Yan ang mga malalaking bundok ko. Kuya, kayo pa yung bantay dito? Apo. Magkano po isang kubo nyo? 500 po. Tapos? Yung... Wala po yan, 500. Opo. Ah, okay. Tapos yung... Pwede po dito mag-overnight? Opo, opo. 1,500 po yung overnight po namin. Magkano po? 1,500 po. Ang overnight po. Tapos, pwede po mag-pitch... Nagyan po namin kayo ng solar. Ah, may solar po kayo? Opo. Pagkatapos eh... Kung sino, kung saan kayo naka-overnight, papantayan po kayo ng may-ari ng tubo. Ha? Okay, maganda. Para nang sa ganoon. Safe din, ano? Safety kayo. Opo. Safety ng may-ari ng tubo. Opo. Sa mga gate niya. Ah, hindi lang. Ibig sabihin po, yung mga kubo rito, hindi po isa lang may-ari. Hindi po, kanya-kanya po. Ah, iba-iba po. Kung sino po gumawa, ano? Opo. Ang ganda po, ano? 500 lang po, ano? Opo. Tapos, ang ganda ng tubig niya, ano? Ito po ba yung Calabasa River? Opo, ito na po. Ganda po. Tapos ang ganda ng tao. Bukal po itong sa amin. Bukal to. Hindi po ito kay Ilugan. Ah, hindi po sa ilog to galing. Ito. Ah, ayos. Ayan guys, yung ilog pala na to. Hindi po to, ano, hindi galing po ito, daw to sa Bukal. Bukal po ito dyan lang. Opo. Ang kay Ilugan po namin yun sa kabila. Sa kabila pala. Opo. Kaya pagpupunan, doon ang malabo. Ito malinaw. Ah, okay. Ang ganda, no? Opo. Matagal na po kayo nakaano rito? Opo. Nung pandemic pa. Nung nakarang pandemic pa po. Pwede rin po ba mag-pitch ng tent? Opo. May bayad din po yun? Kung halimbawa kumuha kayo ng cottage. Tapos, dyan lang po sa... Wala na, okay na yun. Ah, okay na po, libre na po. Ngayon, pagka mag-ano lang ng pitch ng tent, may bayad po yun? Kung mag-argila kayo, pero kung may dala kayong tent... Oo, pwede. Opo. Pwede kayo mag-pitch harap, tapos yun po po, babayaran nyo with overnight kung halimbawa. Opo. 1.5 po, ano, yung overnight? 24 oras. 24 oras, tapos may libreng solar na po. Opo, opo. Tapos babantayan ng? Ng may-ari. May-ari ng kubo. Okay po. Ganda. Para pagbalik namin, alam ko na po. Nadaan lang po. Pumunta po akong ano eh. Lagi po kaya. Dinggalan, opo. Ah, eh, nadaan po ako dito. Sabi ko, ba't may mga kubo ron? Opo, opo. Ang dami. Ano po yung pangalan ko kukunin nyo? Ang ganda. Yung cell number ko para pag... Ano pong cellphone number nyo? 0919. Cellphone po. Save natin para kung sakasaling mayaya yung mga tropa rito makabalik kami agad. 0919 0919 po. Opo, 713 713 2962
2962. Ano pong pangalan? Rene po, Rene Calabaza. Rene Calabaza. Calabaza kasi ito eh, para mga... Para mabis na lang mga ano. Opo. Tawag kayo bago kayo ano? Ah, sige po. Bago pumunta po para ano? Para ma-assist po kayo. Opo, sige po. Thank you po. Salamat po. Yan guys, may nakausap po tayo si Boss Rene. Pagka magpipitch ka pala ng tent dito, libre na po. Basta may dala kang tent. Ngayon, kung hindi naman kayo overnight, yung bayad sa mga kubo nila is 500. Pag overnight naman daw, 1,500, may libreng solar. Tapos, babantayan po kayo na ang may-ari ng kubo for 24 hours. Ganda. Ganda rito. Yun, yung mga ano rito. Yung mga ulo dito. Wow. Yun, yung mga nag-pitch ng tent doon sa kabila eh. Oh, yung dito ng tubig oh. Yun guys, tapos sabi rin pala ni Kuya, yung pinaka kalabasa river ay hindi po sa ilog galing yung tubig. Galing po daw sa bukal. Kaya pala malinaw yung tubig. Galing siya sa bukal. Grabe, lakas ang bukal na yun ano. Tapos pag malakas daw ang ulan, hindi raw po lumalabo ang tubig dito. Dahil nga po daw na ang tubig is galing sa bukal. Kaya kahit malakas ang ulan o bumabagyo, malinaw pa rin yung kanilang kalabasa river. Tara, basta tayo. Punta na tayo sa mga pinaka-pupuntahan natin, which is yung Ibona Dinggalan. Pupunta po natin dun yung ginagawang daan na magkoconnecta nga po sa Dinggalan at DRT sa probinsya ng Bulacan. Yan, nandito na po tayo sa may pinaka-highway ng Gabaldon. Maganda po na ang mararanaw nyo po rin yung Panawi, no? Lalaki ang mga bundok. Tapos ito nga, yung malawak na taniman ng kalabasa. Kabilaan, no? Right and left, grabe, napakaganda ng mga bundok. Quick 8 minutes na lang, nandito na tayo sa mga barangay Ibona. Dinggalan, Aurora. 5 oras na tayong buwibiyahe. Mula kanina alas 3 ng umaga. Dami na rin riders na eh, no? Ang dami pa na rin kanina nakasabay ng mga riders banda dun, sa may unahan. Mga naka-big bike, papuntang Dinggalan din. Grabe talaga yung bundok dito. Panalong-panalong talaga yung rides mo dito. Sa may Gabal dun, papuntang Dinggalan. Ganda ng mga tanawin na matatanaw mo. Mamaya na ako magpapalas. Doon na ako magpapalas ng garon.
October pa. Wow! Grabe! Talagang pag nandito ka, ikaw at talagang pag nandito ka at ikaw ang nakakita niyan, yung bundok na yan, grabe, talagang mamamangha ka, oh. Wow! Ang laki! Tapos green na green pa yung ano, pinaka-rolling hills ng bundok niya. Mamangha ka talaga sa ganda ng ano, gabal doon. Dadaanan din natin dito yung napakagandang ilog na ang Dupinga River. Tsaka yung Dupinga Bridge. Yan, ito yung Dupinga Bridge. Tsaka yung sa baba niya. Ang tawagin is Dupinga River. Dami rin mga kapit sa baba. Oh. Isa sa mga sikat na tourist spot ng Nueva Ecija. Dito sa Gabaldon. Yan. Dami na, no? Kapit, so. Dito na sa kabila, oh. Lino rin ang tubig doon, oh. Tapos yung malaking bundok na yan, oh. Pagas muna tayo dito. Bar na lang. Papuntang muna tayo dito. Unang pulitak natin kanina, 220. Ngayon, 125. Yan guys, papasok na po tayo sa bayan ng Dingalan, Aurora. Ito po yung pinaka-marker ng Dingalan. I love Dingalan. Pagka pupunta ka dito, hindi ka magpaka-picture doon sa may marker ng Dingalan. Yan guys, meron ditong spot dito sa Dingalan na napakaganda. Matatanong mo yung buong karagatan nila. Yan, ito yung spot dito na napakaganda dito sa Dingalan. So, diba? Tanong mo yung buong karagatan ng Dingalan. Asul na asul. Ito tayo. Paripad. Pagpunta tayo dito ng drone. Yes. Ganda talaga ng spot na to. Wow. Asun na asun yung dagat. Tapos yung mga nagtataas ang bundok nila. Time check po natin. 9:32 na po ng umaga. At 25 minutes na lang. Nagawa tayo sa pupuntahan natin. Kunting-kunting na lang. Lapit pa pala tayo. Napakanan tayo dito. Humiray Beach, Tabi Falls, Lipit River, Lactas Falls, Abungan Falls. So, dito pala ipapunta lahat. Dami palang falls dito.
Ilang beses na ako nakapunta rito sa Dingalan, pero first time ko lang makapunta rito sa lugar na to. Ito, may mahabang tray dito. Ano kaya ang pangalan ng tray na to? Water Point Bridge. Ayun, kita-kita mo na yung dagat ng Dingalan. Ogan dito. Coastal ako din pala dito eh. Kasi dito sa mga ikalawa natin, yung dagat nga na ang Dingalan. Dami rin resort dito. Mga private resort. Yung siguro yung ginagawang daan, grabe. Tapos ang daan na yun, oh. Ayun, oh. Grabe, ang taas. Doon siguro tayo dadaan sa may taas na yun. Ayun, ang taas, grabe. Saan kaya yan? Saan kaya yung ginagawang daan? Bagong tapos ang kalsada eh. Ito pala yung signage na ang I love butas na bato. Daming ano, private resort doon. Hindi ganda ng mga ano, hotel. Pacific Bay. May daan dyan, oh, sa may taas. Saka papunta yun. Yan guys, itong dinadaanan natin, ito rin yung way na papunta ng General Nakar. Mamaya, tingnan natin kapag may oras pa tayo, silipin natin yung daan dun sa may General Nakar. Pero sa ngayon, ang pupuntahan muna natin is yung talagang destination natin, which is yung Barangay Ibona, Dingalan Aurora. Kung saan nga sisilipin nga natin yung ginagawang daan dito, natatago sa bayan ng DRT sa probinsya ng Bulacan. Ang daming ano, private resort. Haba kasi ng ano yun, coastal road. Ayun. Ito, coastal road ito, tapos dito nga, puro dagat na sa may kaliwa natin. Babala. Bumabas ako muna ba ito rito. Yan yung bundok na yun nata, General Nakar na ata yun, bandang bundok dun. Hindi na natin sure kasi first time lang natin magawi dito sa lugar na to. Daming sasakyan dito. Ano kaya meron? Bakit ang haba ng pila ng sasakyan? Haba ng pila, oh. Ano meron at ang daming nakapila rito tao? Mga delivery van pa. Nakasarado yung daan.
Road work ahead. Ito may nakalagay dito. Traffic advisory, road closure, Sapio Road, Barangay Butas na Bato, due to road concreting, starting March 14, 2024. 9 a.m. to 12 p.m. close. 12 p.m. to 2 p.m. open. 2 p.m. to 5 p.m. close. 5 p.m. to 9 p.m. open. Ah! Ibig sabihin, mamayang alas 12 pa siya magbubukas ulit. 10:22 na, oh. 10:22 na. 16 minutes na lang sana. Doon na tayo. Kaya lang, close yung daan. Mamayang alas umiyang alas 12 para magbubukas. Ayun o. Nandito tayo. Malapit na tayo. Ayun. Ito na o. 16 minutes na lang. Nandito na tayo sana. Kaya lang, sarado ngayon daan. Dali na ayos na. Alas 12 para lang tanghali magbubukas. Hindi tayo makakapasok dito. Maghihintay pa tayo ng alas 12. 24 pa lang o. Isang oras at kalahati pa hintay natin para mabuksan yan. Nakahapunin tayo. Pag hinintay pa natin mabukas yan, nakahapunin tayo sa pag-uwi. Baka buti pa tayo ng gabi. Kaya ang gagawin natin, balik na lang tayo siguro. Sa susunod lang tayo pumunta rito. Yan guys, papalik na po tayo. Hindi po tayo nakapunta sa pupunta natin. Wala na ang sarado po yung kalsada. Ngayon alas 12 pa po ng hapon, magbubukas. Hindi ko na kayang hintayin pa yung pagbubukas ng kalsada. Ngayon alas 12 pa ng tanghali magbubukas eh. Eh, pag hinintay ko pa yun, baka abutin pa ako ng hapon. Bago mapuntahan yung pupuntahan ko doon sa mga barangay Ibona. Tsaka baka gabihin tayo ng uwi. Magmamadali pa naman ako umuwi. Kaya inagahan ko din talaga yung alis kanina, alas 3 ng madaling araw, bilisa tayo. Para maaga nga tayo makatating ng barangay Ibona. Kaya lang, pagdating ko nga dito ngayon, sarado po yung daan. Dahil inaayos nga po yung daan. Nagko-concreting sila at sabi nung napagtanungan ko, binibiyak daw yung mga bato. Kaya bumalik na lang ako. Hindi ko nahihintay yung pagbubukas ng daan na mayang alas 12 ng tanghali. Birthday kasi ni nanay, kaya hindi ako pwedeng gabihin. Kaya nagmamadali ako muli. Maganda rin pala dito sa mga barangay Butas na Bato, Dinggalan Aurora. Maganda ng mga resort nila. Tsaka yung dalampasigan nila, maganda. Dahil merong mga buhangin, hindi siya mabato. Madalas kasi doon ako sa may kabilang side eh. Papunta ang grotto ng Dinggalan. Doon ako madalas pumunta. Ngayon na kasi ako nakapunta rito sa may side na to ng Dinggalan. Ganda rin pala dito. Ito kasi yung maganda dito sa may Dinggalan. Ang haba ng kanilang coastal road. Paikot. Kaya maraming turista pupunta rito. Dahil may mga white sand sila rito. The beach. Coastal Cove Resort. Ang ganda rin ito. Ang riders dito, matulog na ako, pagod. Ang ganda sana dito. Yan guys, pabalik na nga tayo. Hindi na ako talaga tumuloy dun sa mga ipupuntaan ko. Sa may barangay Ibona, dito sa bayan ng Dinggalan. Gawa nga na yung daan niya kasi, sarado, naka-close. Dahil naayos, nag-road concreting sila. Tsaka yung mga gilid doon ng bundok, tinatabas doon ngayon. Kaya sinarado nga para walang madiskrasya. Mamayang alas 12 pa na ang tatanghalian magbubukas. Hanggang alas 2 ng hapon, bukas siya.
Kaya hindi na rin ako tumuloy talaga. Kasi pag inabot pa ako doon ng alas 2 ng hapon at hindi pa ako nakakalabas, hindi pa ako nakakalabas. Makukulong ako doon, alas 5 pa ako nakakalabas ulit ng hapon. Kaya hindi na ako tumuloy. Kasi baka yun nga ang mangyari. Baka abutin ako ng alas 2 lagpas. At masaraduhan ako ng road closure nila. Kaya hindi ko na pinalak pang hintayin mag alas 12 para pumasok doon. Kaya pabalik na nga tayo. Dito lang, madadaanan natin yung vlog natin. Maganda talaga ng dagat ang magdaran, ano? Doon sa may side na yun, nandun yung grotto. Tsaka yung ginagawang daan patagos na ang Baler Aurora. Doon sa may side na yun. Dito ka makakabili ng mga souvenir, oh. Sa lubong pa uwi. Sa mga dumadayong turista talaga dito sa Dingalan, panalong-panalo talaga itong bayan na to. Ang dami talagang dumadayo dito para mamasyal, maligo sa mga beach nila dito, umakyat ng grotto ng Dingalan, tsaka sa may Pacific View Deck. Ang dami, grabe. Panalong-panalo. Wala talagang tapon dito sa Dingalan pagka namasyal ka dito. Yan, kapag lumiko ka dyan, pakanan, yan. Doon sa represo ka ng ban. Kaya na papuntang grotto ng Dingalan, tsaka na Pacific View Deck. Tsaka na ang ginagawang daan papuntang Baler Aurora, dyan din. Huwag akong kumanan ka doon. Ganda talaga ng kalsadaan dito sa may Dingalan. Asfaltado. Masarap din mag-ridge dito talaga, eh. Dahil nasa magandang kalsadaan dito at saka napakadami yung mga tourist destination na hindi lang maganda, talagang maganda. Babalik ako na lang siguro yung Barangay Ibona sa mga susunod na araw para i-vlog yung ginagawang daan doon na tatapos ng DRT sa probinsya ng Bulacan. Wala, negative. Hindi na tayo nakapasok dahil sarado nga. Naka-road closure dahil ginagawa nga yung kalsadaan doon sa may Barangay Butas na Bato. Papasok na ang Barangay Ibona. Siguro next week, balik tayo dyan para yung motorcycle adventure natin yung ginagawang daan nga doon. Natatagos sa bayan ng DRT. Ito yung kanilang marker dito. Dami na pa picture. Ayan. May human drone sila dyan. Tapos dyan, pwede kang bumili ng mga pasalubong mo. Pagpauwi na kayo. Time check natin. 11:06 na ng tanghali. 11:06 a.m. Ito, papagapang sila. Grabe talaga yung mga bundok dito sa labay dyan. Ang lalaki. Yan guys, ito yung Calabasas River. Yung may mga cottage na kubo dun. Yan ang Calabasas River. Maraming mga sasakyan. Tapos mula dito nakikita ko rin na mayroon mga
nagpipitch ng tent. Pag nagpitch ka ng tent dyan, may dala kang tent, wala ka nang babayaran, libre na. Tapos yung tent na, ay yung mga kubo nga is 500. Pag overnight, 1,500. May libreng solar na ilaw. And then, babantayan daw kayo ng may-ari ng kubo. Magdamag. Para mas safe nga daw kayo. Dinaw ng tubig nila dyan. Sobrang dinaw ng tubig daw sa may Calabasas River. At bukod sa dinaw na yun, mamamanga ka talaga dun sa may sinabi ng matanda na nagbabantay dun. Na yung tubig nga daw dun sa may Calabasas River kasi hindi raw galing sa ilog, kundi galing sa bukal. Kaya pala malinaw yung tubig. Galing pala sa bukal. Grabe, napakalakas sa bukal na yun, no? Kasi kung makikita mo yung agos, medyo malakas yung agos eh. Napakalinaw talaga ng tubig, sobra. Kita mo yung mga bato sa ilalim. Papasok na po tayo sa Bato Pere Bridge. Dami rin mga cottage dito. Ayun. Sarap maligo. Paikot, dami. Lino rin ng tubig eh. Tawid na tayo ng Bato Pere Bridge. Maraming cottage sa baba, ano? Time check po natin, 12:29 na po ng tanghali at nandito na po tayo sa May Laur, Nueva Ecija. Natuyot yung mga ano, alaman at mga adamo. Sobrang init. Yan guys, papasok na po tayo ng Fort Magsaysay Military Reservation. You are now entering Fort Magsaysay. Dito, bakit tayo magpalipad ng drone dito? Daming kampo ng sundalo rito eh. Saka yung mga reservist na military dito na nagte-training sa loob ng Fort Magsaysay. Time check po natin, alauna na po ng hapon at nandito na po tayo sa bayan ng Calayan City, Nueva Ecija. Grabe! Kainit. Ang tindi ng init dito.
sobrang init. Kahit ako riding jersey ako, feeling ko nasusunog yung balat ko, sobrang init. Yan, palabas na tayo ng Fort Magsaysay. Yan, may crossing dito. Nakaliwa tayo dito. Uncheck po natin, 1:30 na po na ang hapon. Dito na po tayo sa Bayan ng Santa Rosa. Dito pa rin sa probinsya ng Nueva Ecija. Yung mga palay nila dito, dito binibilad sa may kalsada. Meron. Dami. Mga ilang kaban kaya yan. Ito, binalis na ngayon. Nadagay na ulit sa sako. Nakabutan pa ng ulan. Pero ang ganda ng panahon, no? Nakaulap-ulap. Nandito na po tayo ngayon sa bahay na San Leonardo, Nueva Ecija. Labas na po tayo sa bayan ng San Leonardo. Andito na nga po tayo ngayon sa bayan ng Japan. At sa may bandang unan, yung po yung pinaka town proper na Japan City, Nueva Ecija. Dito na nga po tayo sa pinaka town proper ng Japan City. Dito na nga po tayo sa bayan ng Japan, dito sa probinsya ng Nueva Ecija. At dito ko na nga po tatapusin itong ating motorcycle adventure. Kung saan nasabi po tayong mapasok yung ginagawang daan na magkoconnecta sa Lingalan at BRT Bulacan. Pagdating ko po ng Barangay Butas na Bato, doon sa may Lingalan Aurora, sarado na po yung daan, hindi na po tayo nakapasok dahil ginagawa na po yung daan. May oras lang yung pasok at labas doon sa may kalsada. Kaya hindi nga po tayo nakapasok dahil 9 p.m. to 12 noon, sarado po yung kalsada. Tapos pagdating po ng katanghalian hanggang alas 2 ng hapon, bukas po yung kalsadaan. Pwede na pong makapasok sa mga oras na yon. Kaya lang, alas 10 pa lang kasi, nandun na tayo sa may mismong kalsadang ginagawa. Dalawang oras pa yung hinihintayin ko bago mabuksan yung daan para magpapasok na. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na hinihintay. Hindi na lang ako pumasok. Mabalikan ko na lang siguro yung ginagawang daan dun sa may Barangay Ibona, Lingalan Aurora. Natatapos nga sa bayan ng DRT sa probinsya ng Bulacan. Mabalikan ko na nga lang yun sa mga susunod na araw. Kaya yan guys, sa mga maka-upload po na motorcycle adventure natin ngayon, pasensya na po kayo at hindi po natin napasok po yung ginagawang daan doon sa may Barangay Ibona, Lingalan Aurora, natatapos na ng DR. Kaya dito ko na nga po tatapusin itong ating motorcycle adventure. Kita-kita lang po tayo ulit sa susunod natin motorcycle adventure. Bye!